The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "As the Father loves me, so I also love you. Remain in my love. If you keep my commandments, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commandments and remain in his love. I have told you this so that my joy might be in you and your joy might be complete." Friends, sisters, and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po sa inyong lahat. And welcome to the Shrine and Minor Basilica of Our Lady of the Holy Rosary of Manaoag. Nowadays, makikita natin, palagi ko, it's quite obvious that each and every one of us, mostly, I think about 90%, have cell phones. Tama po kaya ako? Kasi makikita niyo yan sa concert ng mga kabataan. Kapag may concert, ginaganyan nila at talaga namang napakaliwanag ng isang activity o isang concert kapag sinindihan na nila yung kanilang mga cell phones. At bakit nga ba tayo may mga cell phones? Sapagkat we always want to be connected doon sa ating mga significant others na tinatawag. It has been, well, many years ago, wala pang ganyang karaming cellphone. Napakamahal pa at napakalaki. Pero ngayon maliit na, just for us to stay connected with one another. It is important for us to have connections. Bakit? Sapagkat kung wala kang connection sa mundong ito, medyo pupulutin ka sa kangkungan o sa pansitan na tinatawag. Bakit kailangan ng connection? Sapagkat if we want to achieve something, we want to achieve it quickly. Alam niyo yung ating tinatawag na cellphone, at simula yan doon sa isang very basic computer machine. Many years ago, siguro mga 50 years ago, sinabi yan sa aming klase na basically, ang principle daw ng computers ay binary numbers. 1010, and that stands for, in our own language, yes or no. Kapag binalikan natin yung building blocks ng mga computers, modern computers ngayon, napaka-basic. Kung gagawa tayo ng flowchart, tatanungin ng isang computer, to one first step to second step, tatanungin lamang, yes or no. Kapag yes, tutuloy siya sa number 2. Kapag no, titigil siya o babalik siya sa kanyang pinanggalingan. Lahat daw yun ay yes or no lang at 1 and 0. So very simple. Ang pinaka-crucial doon ay yung speed. Kaya kung minsan kapag makikita ninyo yung inyong cellphone, kapag ginagamit nyo ng tuloy-tuloy, umiinit. Ganon din ang computer. It's because of the speed. Hindi na natin nakikita, hindi na natin nabibilang sapagkat everything happens in milliseconds. Connections are also important. Like for example, yung ating pagkatao. Tayo ay connected sa isa't isa. Magsimula tayo sa ating sarili. Kapag tinignan natin, kanino ba tayo nagmana? Diba? Siyempre, sa tatay at nanay natin. Makikita natin yan sa ating mga physical features. In other words, yung ating DNA, the building blocks of a human being, makikita natin diyan kung saan tayo nang galing. Diba? Tatay at nanay natin, andyan na yan, nag-share na. Kahit nga mga diseases or yung mga tinatawag nating genes ng isang genius, na andyan din yan. Kaya nga, connected tayo, hindi tayo pwedeng disconnected. Kapag disconnected ang isang tao, medyo nawiwindang, diba? Kaya nga, kung ating titingnan, come to think of it, sooner or later, makikita natin that we are actually connected to one another kahit na iba ang ipilido natin. One time nga, nagpunta ako dyan sa may CSI at ako'y nagpa-Xerox ng
aking passport at nabasa noong nagsisirox, ay, ang pangalan niyo pala ay Magpantay. Meron ho akong pinsan, ang pangalan ay Magpantay. Eh, very rare ho yung pangalan na yan. Kapag narinig niyo yung Magpantay, taga Batangas yan. And sabi ko doon sa nagsisirox, sabi ko, most probably, kamag-anak yan namin. My middle initial is Magpantay. Pero pagka De La Cruz o Cruz ang inyong pangalan, medyo marami ang De La Cruz, di ba? In other words, talagang meron tayong connection. In today's gospel, makikita natin ang sinabi ng Panginoon, remain in my love. Kahapon kasi siya, iniiwinangis ng Panginoon yung ating connection sa Kanya bilang isang vine o isang baging o isang halaman. Merong withered part, kailangan putulin. At kailangan kahit nga hindi withered part, pinuputol o pinuprune for it to become more fruitful. So what are our connections? Tayo ay naandito ngayon, nagse-celebrate ng Holy Eucharist, and perhaps we are trying to renew on a daily basis our connection with Jesus, our connection with Our Lady of the Holy Rosary of Manaoag. Ano yung sinabi ng Panginoon? Just as I connect, or just as I remain in my Father's love, sana ganun din kayo. So, paano ba ang quality ng ating connection sa Panginoon? How is it? Is it like the connection of Jesus and His Father? Sabi nga niya kay Philip, hinahanap kasi ni Philip ang sabi niya sa Panginoon, show us the Father and that is going to be okay. Nagtaka ang Panginoon, di ba? Sabi niya, I have been with you for a long time, Philip, and yet you ask me, show us the Father. Pag nakita niyo na ako, nakita niyo na rin ang God, the Father, sabi ni Jesus. Ganong kahigpit, in other words, seamless. Yung word na seamless, ang tinatawag natin sa computer language, parang walang putol, di ba? Tuloy-tuloy, hindi mo na maharaman kung nasan yung beginning, nasan yung end. Seamless. Kaya nga kapag ka nagkakaroon ng power outage o brownout, hindi tayo nakakonect. Di ba? Parang it's not part of our parang lifestyle anymore to be disconnected at hindi tayo makakontakt ng mga taong dapat nating i-contact. The love of the Father and the love of Jesus are seamless. Kaya nga sabi niya, kung nakita niyo na ako, nakita niyo na rin ang Ama. Sana ganun din tayo when we remain in the Lord's love. Sana seamless din kahit anong ating ginagawa, kahit wala tayo dito at tayo nakauwi na sa ating bahay o di kaya sa ating mga pupuntahan o opisina, sana palagi nating naaalaala yung ating connection sa Panginoon, di ba? Kasi doon tayo, doon natin makikita eh, ang mga choices natin, yes or no lang din naman. Yes, no. Yes, no. Kapag sinabi nating no, doon tayo sometimes nagkakaroon ng problema, nagkakaroon tayo ng disconnect. At doon pumapasok yung tinatawag natin kasalanan. Why? Because we don't choose the Lord. When ultimately, lahat ng ating ginagawa should be gearing up or leading us to the Lord for a more cohesive and seamless connection with the Lord. Lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating iniisip, lahat ng ating iginagawi ay dapat to connect with Jesus endlessly, di ba? And seamlessly. Sana maging ganyan ang ating awareness of how connected we are with the Lord. At hindi tayo mapapariwara kapag ka palaging yes, no? Palaging yes. Makakapunta tayo doon sa step 1, step 2, step 3, and ultimately, our unity or union with the Lord.